Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. What's up mga ka-DDS, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas regarding to showbiz issue and politics viral issue. So ito, no? Ito na ang lahat ng kasagutan, no, sa pagiging trolls, sa pagiging fake news, no, sa pagiging tulongges ni Maring Jarrett. Panorin natin to. Pro-China, propagandist, target, Tarriala. Yan. So dito, lahat po ng sinabi dito ni ang hirap banggitin ng apelyido niya, no? Tarriala. No, lahat po ng nabanggit niya rito ni sir ay lahat po ay patama po kay Maring Janet. At may papanood po ako sa inyong video na kung saan ay napatunayan na fake news nga si Maring Janet. At siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, eto na. Una, ano ba mas maganda unahin? Unahin muna natin itong interview kay Sir. No, dito sa tinatawag na recap. Dahil alam nyo dito, alam ko na naman kasi nagagawan na naman nga ito ng issue or ng kwento ni Maring Janet. Kaya sinimulan, inunahan ko na siya. Alam ko na naman 'to eh. Alam mo naman 'to, abangers 'to sa update ng West China Sea. West Philippine Sea. At palaging niyang idinidikit ang pangalan ni Tatay Digong doon. So lahat po ng sinabi niya rito about sa mga trolls, liars, and fake news, ano po yun, patama po yun, supalpang-supalpal po yung kay Maring Janet. At ayun nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, may galib shoutout na rin po pala dyan sa mga hero abroad, OFW. At sa mga senior citizen, na mga mahal nating senior citizen po na patuloy na sumusuporta kay Che Guevara TV. At sa lahat na DDS vlogger at sa especially to Banateros. So, sa mga hindi nga po pala nakapanood doon, alam niyo sa totoo lang, yung ginawa ko kay Makagago, ano lang yun eh, nag-practice lang. Tinitingnan ko lang kung practice-practice lang, walang sulat-sulat, utak-utak. Utak-utak lang yun. Sa mga hindi nakaka, sa totoo, hindi ko pa nga masyadong ginamitan na utak yun. Hindi ko pa masyadong ginamitan yun, sinimplihan ko pa lang yun. Alam nyo, yung mga ganyan na vlogger katulad nila Maring Janet, nila Maka-ob-ob, no? Eh yung mga vlogger na talagang matuturing mo na talagang ginos ang pera sa larangan ng YouTube. Hindi mo sila matatawag na content creator or influencer dahil hindi naman po. At may punto siya sa pagiging influencer, pero sa dalawang meaning po 'yun. Isang meaning ng pagiging influencer is good kung maganda ba 'yung ini-impluwensya mo sa mga tao. At isang influencer na bad
na puro fake news at kasiraan lang sa isang tao ang hinahatid mo or tinuturo mo sa mga tao. Katulad po niya ni Maring Janet at ni Makabobo. So dito lahat, alam nyo, yung gawain kasi ni Maring Janet, eto alam ko i-reaction niya na to eh. Yung gawain kasi ni Maring Janet ay, alam nyo naman yan, diba? Noong mga panahon na kumakampi pa yan sa kay Tatay Digong. Kahit noong mga panahon na yon, may mga napapansin din ako sa kanya na mga pa-fake news niya. No, yung mga pa-fake news niyang ginagawa dito sa social media kahit kampi siya kay tawag dito kay Tatay Digong noong mga panahon na yon. So ngayon, bumaliktad, mas gumrabe pa. Mas gumrabe ang kanyang ano, ang kanyang ka-fake newsan. Kaya nga hindi niyo napapansin yung katulad niya nila Banat Bay, 'di ba? Hindi yan ano eh. Kahit na kumampi siya dati sa Duterte, hindi niya napabilib kasi nga may mga fake news kasi. Tapos magbabasa siya ng isang article na against to Duterte at yun na yung paniniwalaan niya ngayon. Tapos yun din yung sasabihin niya sa mga tao. Kung hindi ka ba naman sandamakmak na bobo, eh biri mo, babasahin mo yung article na against to Duterte at pa. Siyempre, maniniwala talaga mga tao dun. Kaya against to Duterte nga yun eh. Basahin mo yung against to Marcos. Oh, totoo yan. Oh, amon ko sa'yo, Maring Jan. Bagay, ilang beses na kita na hinamon eh. Hindi ka naman nasagot. Kasi sabi mo, bulok daw channel ko. Bulok channel ko? Wala kang karapatan magsalita nun. Pantayan mo muna si Banat Bay. Pag napantayan mo si Banat Bay, tsaka mo ako sabihan na bulok channel ko. Ha? Ha, Maring Janet? Ha? Lumalaki na yung dibdib mo. Siguro tatlong beses to uminom ng tatlong pills sa isang araw. Woo! Tanay, na-ching na ako sa'yo. Tingnan mo, kayong mga bayaran na vlogger, abot dito yung baho nyo. Okay, panoorin natin to. Daw ako, mga ganyan, mga statements, no? And incompetent daw ako pagdating sa West Philippine Sea because I'm not a lawyer daw. Warmongering daw ako. Ako daw magiging reason kung bakit magkakaroon ng world war. I'm provoking China daw. World war talaga. No, world war. And then, tuta daw ako ng Amerikano. CIA daw ako. So, madami eh. Ba't iba? Samot sari. Kaya sabi ko nga eh, kapag nasa meeting ako, tapos gusto ko lang gisingin sarili ko, hinahanap ko lang yung sarili ko sa Twitter. Tapos nagbabasa ako ng mga comments. Talagang magigising ka eh. Sa pagka-inis ng mga comments. Pero ano yung ano mo? Yung feeling pag nakakabasa ka ng ganun? Well, para sa akin, it's more of... It makes the job more challenging na siguro kung lahat na ng Pilipino mas tataas yung awareness, iilan na lang siguro ang masisway ng China for misinformation. Siguro yun yung goal ko eh, na lahat ng Pilipino, kahit pa sabihin nila sa survey ngayon, 70% na... Wala pala tayong boses. Disclaimer po tayo ha. Oh, baka kasi baka iba yung pagkakaintindi ng tao dyan, kaya ako to kinontent. Ito po kasi, itong mga sasabihin dito nitong ni Tariala ay para sa akin ay patama po ito lahat kay Maring Janet. No, pero hindi ibig sabihin nun, pabor ako doon about sa mga sinasabi niya lahat na ano ha, about sa Philippines, ano, sa West Philippine Sea. No, labas tayo doon. Pero yung about dito sa mga trolls, doon tayo sa ngayon. Dahil lahat ng sasabihin niya rito patama kay Maring Janet. 27% ng Pilipino na is willing to fight for this country. Ang challenge sa atin is maka-reach ng 100%. Kasi para sa akin, West Philippine Sea, dapat united naman tayo lahat dito eh. Hindi tayo magsasabing, hindi, mali ang ginagawa ng gobyerno na to. Kasi ang West Philippine Sea nga, gaya nga napag-usapan natin kanina, no? Kung Pilipino ka, ang West Philippine Sea, part ng Pilipinas yan eh. So, dapat nagkakaisa tayo lahat dito sa issue na to. But unfortunately, that's not the case, no?
Pero eh ayun na nga masama eh, that nagkakaisa. Nagbibigay ng ano, pero ang nangyayari kasi dahil sa mga katulad na Tolongges na vlogger ni Maring Janet, eh diyan nasisira yung pagkakaisa ng bawat Pilipino. Dahil dumadami sila eh. Dumadami yung pa-fake news dito sa mundo. Dito sa Pilipinas. No, kita nyo, eto na naman, may panibagong issue about sa West Philippine Sea, about dun sa 36th na Chinese. Diba? So, sisi na naman kay Tatay Digong. Wala ka ng ibang alam na sinisi, kundi sangal-ngaling kaya kita. Dato, inaano to sa bunganga mo eh. No? Dati inaano to sa bunganga mo para matauhan ka eh. Puro Duterte yan nasa dila mo. Halika rito, tatanggalin natin yung hype ka. No? Konting kibot, no? Pag may balita sa West Philippine Sea, Tatay Digong na. Tatay Digong. Kapag may balita sa DOH, sa DOH sa DepEd, si BP Sara. Lahat na lang hinambing eh. So tuloy natin. I'll go to that. No? I'm curious sa personal response pa sa mga ganyan. Ano? Kasi I've seen some of the comments against you and they're very, very vicious. By nature naman ang mga trolls ganyan mag-comment. No? Pero may mga instances ba na napiko na kayo ng sobra? Na nag-take na ng toll sa inyo yung mga ganong comments? Siguro one time, meron akong tweet na sinabi kong kakasuhan ko na talaga ng cyber libel. And then, hindi ko pa rin naman tinake down yung tweet. Napag-isip-isip ko lang na parang it's not worth the effort na gawin pa to sa isang troll. Diba? Kasi imagine you will... Tsaka nakakahiya yun, sir, pag ginawa mo yun sa isang troll. Pero may point ka naman na pwede mong kasuhan katulad ni Maring Janet. Alam nyo, eto sir ha, sana mapanood nyo itong video na to. Alam nyo kung bakit dumadami ang nambabasya inyo at dumadami yung trolls about dyan sa issue nyo dyan sa West Philippine Sea? Dahil kay Maring Janet. Dahil kung ano-ano yung kung ano-anong fake news yung binabalita niya. Oo, totoo yan. Kung ano-anong fake news yung binabalita niya. Kaya tuloy, yung mga tao na mga nanonood sa kanya, kayo yung pinupuntirya. Yung iba naman kasi doon, hindi rin makaintindi. Kaya kung may sisisiin man dito about dyan sa inyo, sir, sa mga nambabasya inyo sa Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Maring Janet lang po ang dapat sisihin dyan. Dahil siya lang po yung number one na vlogger na halos idinikit na lang lahat ng nangyayari sa West Philippine Sea na kahit hindi na si Rodrigo Duterte ang presidente, pilit na idinidikit ang pangalan ng mga Duterte sa issue ng West Philippine Sea. At ayan, si Maring Janet. Through that process na magkakaso, mag-ano, wala rin naman sigurong naniniwala sa mga sinasabi niya. So, yun ang siguro yung pinaka-peak ng emotion ko. Hindi, kahit pa paano may naniniwala naman kay Maring Janet. O dito, supal-pal again. Wala naman sigurong naniniwala sa mga sinasabi niya. Parang hindi walang maniniwala. Halos mga robot yung mga nanonood. Laki-laki ng views mo nung tinignan ko sa social, ano ba yun? Ang baba ng revenue na dinudulot ng live niya. Oo, pero di na nagtaka lang ako. Sabi ko, wala. Ang tataas ng mga views nito. Sa live nito, ang daming nanonood, nasa 2,000 mahigit. Tapos, sa upload, ang lalaki ng mga views, di ba? Hindi buwababa ng 20,000. Oo, minsan may nagwa 100,000 pa. Pero tapos ang haba pa ng video. Akala mo nagmo-movie marathon? Si Maring Janet. Maring Janet. Di ba? Tapos, ano na nangyayari? Sa bagay kasi ganito, mga ka-biyaya, ano, explain ko sa inyo about yan.
about sa bakit mahabang video yung gumawa ng iba. Katulad ko ako, mahaba rin ako minsan gumawa, nasa 30 minutes to 20 minutes, no? Pero ako kasi, kaya ako lang naman din hinahabaan kasi nga mas maganda yung panoorin mo ng buo tapos magbigay ka ng opinion na maganda. Eh kaso yung kay Maring Janet, pinapanood niya ng buo na umabot minsan sa 40 minutes pero ang sasabihin niya lang sa bandang dulo, tsukaran. Tsukaran, tsukaran. Saan ang tsukaran? Tsukaran? Saan? Ano na? Tsukaran? O yun. Ayun yung pinagkaiba naming dalawa, no? Sa kanya, kaya niya hinahabaan yung video para magkaroon ng maraming ads na may ilalagay niya sa gitna. Yung sa akin naman, kaya lang din naman yun humahaba dahil nga mas pinapanood ko muna ng maigi bago ako magbigay ng opinion at para hindi tayo lumabas na fake news. At hindi puro tsukaran ang lalabas sa bunganga natin. No, kaya yun yung pinagkaiba namin. Kung mapapansin nyo, mas diyamak na malalaki ang views or napakahaba ng mga videos ni Maring Janet. Pero kung tutusin yan, kung sa pagdating sa revenue, eh parang hindi po kami nagkakalayo. Ewan ko lang ha, hindi ko talaga alam bakit parang hindi nagkakalayo. Wow, medyo sa ano niya, malaki-laki siya kasi kailan lang din naman ako nag-start dito to politics, di ba? Kailan lang naman na ako dito, eh siya, noon pa man politics na yan, patalon-talon nga. Duterte, Marcos. Oh, hindi mo sa susunod, pag naging presidente na si ano, si BP Sara, tatalon na naman ulit yan. Oh, talon na naman yun. Nasasabihin niya, nabudol siya. Nabudol daw siya. Ito ganyan. Kaya kayo, yung mga nanonood dyan, mga supporters na dito sa Duterte community, eh wag po kayong pagpapaloko sa mga vlogger na nagsibaliktaran, ha? Eh baka mamaya, pag ano, magsilipatan po yan. Tapos kayo naman, magpapauto naman kayo. Alalahan ninyo, grabe yung pambabastos nila sa mga Duterte. Tapos pag nagsibalikan sila sa, pag nagsilipatan na naman sila, susuporta na naman kayo. Eh di parang ginisa lang kayo sa sarili nyong mantika niyan. Diba? Kaya nga yung ginagawa ni Maring Janet, tignan nyo ako, nakaka 2 minutes pa lang pero ang dami ko nang nasabi. Alam nyo, ang ginagawa kasi ni Maring Janet, syempre pag mahaba views, mahaba ang videos, maraming ads. Kaya mas tutusin, pabor ako sa akin ha, pabor naman sa akin yun. Pabor sa akin yun kasi sabi ko, ako, eto lang hanap buhay ko, YouTube, diba? Totoo yan, hindi ako nagsisinungaling. Ngayon, kung mahaba video ko ba, pabor talaga sa akin kasi maraming ads. Kaya kayo, no skip ads kayo dyan ha. Ngayon, yung kay Maring Janet naman, ang pinakapangit lang is mas mahaba pa po yung panonood niya kaysa sa pagbigay niya ng opinion. Pero yung nakaraan na video natin, umabot tayo ng 12 minutes, ang dami na nating nasabi. Nasamantalang yung video niya na 12 minutes na yun, wala man lang ni isa. Tapos kuklot pa yung sinabi niya. Diba? O dun pa lang napagalataan mo. Ito pala, tanong ko sa iyo, Maring Janet. Alam ko, napapanood mo naman ako, ginagaya-gaya mo na nga ako eh. Baka ito, gayahin mo na naman to, ha? Pag ginaya mo to, ha? Meron pa akong isa dito. Ha? Pag ito ginaya mo, ito naman pangyayantok ko sa iyo. Wala, lahat na lang ginagaya eh. Pati yung ano eh. Pati yung mga pananalita, pag kilos-kilos, pati yung tawa. Muta na yung tawa niya naman, pilit. Alam mo, may kita mo sa isang tao pag tumatawang pilit. Yan, katulad ng tawa ni Maring Janet. Yan yung mga tawang pilit, no? So yan, balik na tayo dito. Nalalayo na tayo eh. Kung bakit na-tweet ko yan? Wala naman yung gigil na habang nasa kalagitan ng trabaho o bago matulog, nakita mo, binatan ako, matutulog na lang ako. Hindi na. Nakamove on na ako sa ganyan. Okay. Parang, hindi na ako masyadong tinatalaban ng mga ganyan. Okay, speaking of binanatan or kahit na nananahimik ka, binabanatan. Okay.
Eto ah, sa mga DDS vlogger, kadalasan wala ko kayo makikita dyan na tinatarantado si Bongbong Marcos, binabasto si Bongbong Marcos. Kahit dito sa akin, wala kayo makikita dyan, no? Na binastos ko, na pinagmumura ko, wala. Na ginawan-gawan ko ng issue, wala. Pero tingnan nyo yung ano, yung pinagkaiba ng DDS vlogger to Tansu vlogger. Kasi sila doon, more on paninira sila, eh. More on mura, more on yung tipong walang respeto na, 'di ba? Eh si yung ibang vlogger nga gusto nang mamatay si Tatay Digong, eh. 'Di ba? Si Makma Compact. Oh, katulad niyan ni ano, ni Maring Janet, tawag niya kay ano, si Digong. Oh, kung ano pa yung pa-fake news na pinagsasabi niya. Yung iba naman doon, katulad nito, sinasabi ni Sir na, natutulog na siya, biglang may mambabash. Diba? O katulad nung kay Pastor Apollo kay Baloy. Nakakatanga lang kasi lagi nilang bukong bibig. Bagay, wala naman na sila talagang may masasabi. Son of God ka, son of God. Ba't ayaw mo iligtas sarili mo? Baka bubuhan. Eh kahit ako, hindi ako naniniwala dun sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Eh kaya lang naman kami dito, eh. Kaya lang kami naman na andito is dahil na gusto namin bigyan ng magandang paghuhukom kay Pastor Apollo Kibuloy. No, yun yung hindi nila magets. Bagay, nagagets naman nila minsan, kaso pagbayad ka, talagang kukontrahin mo yun. Isip ko, lalo na sa social media, hindi naman kasi totoong tao to, eh. Pangalawa, iniisip ko naman kung... At speaking totoong tao, eto. Eto, sinabi ko na rin to sa live. Pansinin nyo ang live ni Banat Bay. Pansinin nyo ba ang live ni Banat Bay at live ni Maring Janet? Ang nanonood kadalasan kay Maring Janet, pinakamataas na is 2,000 or mas mahigit pa. Ang nanonood kay Banat Bay, umaabot minsan ng 5,000. No. Kapag naging 5,000 na po yung comment, ang hirap ng basahin ng pag naging 5,000 na po yung viewers sa live, ang hirap na pong basahin ng comment section nun kasi sobrang daming comment. Katulad nung kay Banat Bay. Pero pansinin nyo, eto na lang, ikukumpara ko na lang yung live ko sa live ni Maring Janet. Pansinin nyo yung live ko, 1,000 lang yung nanonood. Pero hindi mo na halos mabasa yung mga comments na sobrang daming nagko-comment. Sobrang bilis. Pero pansinin niyo yung kay ano, kay Maring Janet. 2K na yung nanonood, halos wala pa sa 100 yung nagko-comment. Ganon ang tinatawag na boosting. Kasi kadalasan may mga ugali ang Pilipino na kapag marami doon tayo. Konti dyan sa kabila, huwag tayo maniwala. Oo, ganon. May ugaling ganon mga Pilipino. Kung tao man siya, siguro may matinding dahilan bakit niya ginagawa yon. He should really be thankful sa akin. Kung ang isang trolls po daw ay may ginagawa or yung isang trolls ay kung tao man daw, ay kung bakit nga ba ginagawa ito, sagutin natin. Una-una, ginagawa ng isang trolls katulad ni Maring Janet at ni Makabobo, trolls na yung may tuturing, eh. Kasi gawain naman ng robot yan, eh. Yung ginagawa nila, fake news, yung mga pabobo nilang mga commentary, commendation ba yan? Commendation, eh. No? Yung mga pinagsasabi nila dyan sa kanilang social media platform, Facebook, YouTube, TikTok, kung ano pa naman yan, ay gawain po ng isang trolls yan. Tapos, ano nga ba ang dahilan kung ba't nilang ginagawa? Una, naka-assign ka sa kanila. Si yung kasama nila, umamin na, nabayad nga talaga sila. Diba? Kahit na wala kang ginagawa sa kanila at wala kang, katulad di Tatay Digong, wala namang ginagawa, diba? Pero laging nadadamay sa issue ng West Philippine Sea. Na dapat yun na isumbat mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya na yung presidente ngayon, eh. Hindi naman na si Tatay Digong, eh. Ayun yung ginagawa nila kung bakit ba nila tinatrabaho yan. Kasi una-una, di hamak na mas malaki po ang views ng mga umaagens sa Duterte kasi nga pinapanood ng supporters
ng mga Duterte. Pero pansinin nyo, kapag ang content ng mga Tansu vlogger ay si Bongbong Marcos or si Madam Lisa, wala silang halos content. Wala silang views. Kasi nga, hindi naman pinapanood yun ng mga supporters ng Duterte. Hindi katulad ng mga Tansu vlogger na kaya ang tataas ng views kasi pinapanood ng mga Duterte supporters. O kaya yan ang hirap eh. Dapat wag nyo nang panoorin. O, kasi maiblood lang kayo. Well, baka part pa talaga ako ng trabaho niya. Nagkakapera siya dahil sa akin. So, ganun na lang. O, nagkakapera dahil sa akin. O, katulad ni Maring Janet, nagkakapera siya dahil kaysa mga Duterte. Dahil sa content niya, mapatungkol sa mga Duterte. Ako, nagkakapera din ako. No, pero hindi dahil sa Marcos. Nagkakapera ako dahil sa pagtatanggol ko sa mga Duterte, which is napakagandang gawain naman nun. Kaysa naman sa ano, kaysa naman sa ginagawa nyo. Na nagkakapera kayo para siraan ng Duterte at gumawa ng fake news. Boom! Isip ko wala nang galit. Iniintindi ko na lang. Kailan bubuhay ka sa utak niya rent-free. Oo, oh, diba? Pero how about your family? Di ba sila affected ng mga ganito? Ang misis ko, siya ang aking talagang masugid na taga-subaybay sa social media. Minsan naiinis siya, minsan nalulungkot siya, na parang, alam mo kasi yung feeling na you know the person personally, and then alam mo kung, alam niya na misis ko, kung ano talaga yung objective ng ginagawa natin na to. And then, of course, dahil wife ko siya, mababasa niya yung mga ganitong comments. Nakakalungkot para sa kanya, but piling niya naman. Ito yung masakit sa part ng lalong-lalo na sa mga Tansu vlogger. Kasi ultimong pamilya, ano sila, idamay lahat eh. Nadadamay ang pamilya, anak, kapatid, asawa, magulang. Ganon sila bumanat, lalo na sa mga Duterte. Lahat yan damay. Oo, yan yung sinasabi dito. Oo, kaya patama pa rin to kay Maring. Kaya sabi ko sa inyo eh, lahat ng sinabi dito sa video, patama kay Maring Janet. Ano na kung ginagawa masamang mali eh. So, okay na lang din. Kanina, you made the distinction between comments coming from real people and those coming from trolls. Trolls, no? Pwede mga bots yan. Pag-usapan natin yung real people kasi may mga so-called analysts na mga pro-China na pag tinignan mo naman yung content, talagang hinihimod yung China, no? And they're very vicious also against you. So how do you deal with people like this? Well, iniisip ko nilang dun sa mga real people na to, siguro ako na talaga yung trabaho nila. Instead of trying to respond. Okay, ito. Ito, may putulin na natin to ah. May papanood ako sa inyo. Asan na ngayon to? Kasi nabalita pa to eh. PA. Nabalita pa tong ano. Dito ah, hindi ko naman no, ayoko kasing sabihin na totoo tong kay Risa Ontiveros kasi wala naman, hanggang ngayon, wala pa naman po akong hawak na ebidensya at wala tayong patunay. Pero hindi ibig sabihin, kinakampihan ko si Risa, ha? Hindi po. So ganito yung gawain ni Maring Janet, na nabalita pa sa TV. Nabalita pa po kay Ed Linggao, fact check. Na dakilang fake news talaga, etong si Maring Janet. So play natin. Tiktok daw ang Serdora ng rebelding grupo. I-fact check po natin yan. Mainit na usap-usapan ang confidential fund sa proposed budget ng Department of Education na gagamitin umano sa paniniktik sa NPA recruitment at iba pang illegal activities sa mga eskwelahan. At kasabay nito, muli na namang nabuhay ang akusasyong konektado sa CPP-NPA, ang unang kritiko ng confidential funds na si Senator Risa Ontiveros. Ang sabi sa isang video, tila protektor ng CPP-NPA. Nakakita niyo ba yan? Laki-laki ng mukha ni Maring Janet dyan, no? Si Ontiveros. Ito po ang reaksyon ng uploader sa pahayag ng senador na hindi dapat madamay ang mga estudyante sa mga surveillance activities ng DepEd.
Dagdag pa ni Ontiveros, dapat ay i-reallocate na lang ang pondo at mag-focus ang ahensya sa tunay nitong mandato. Hindi nagustuhan ng vlogger ang pahayag na ito ni Ontiveros at kinestyon kung pansariling interest lamang ang pinoproteksyonan ng senador. Ang video na pinost sa Facebook, meron na pong 10,000 likes at 434,000 views. Ang version naman ito sa YouTube, meron na pong 35,000 views. Mga kapatid, hindi po totoo ang akusasyon laban sa senadora. Hindi totoo. So, ulitin ko, hindi ko po kinakampihan dito si Risa. Ayoko kasi, ang hirap kasi na magsalita ka na ganito ganyan, tapos wala kang sapat na ebidensya. Kaya yun ang nangyayari dyan kay Maring Janet. Na puro siya bintang sa mga tao, lalong-lalo ngayon sa mga Duterte. Puro siya bintang pero wala naman siyang pinapakitang patunay. Wala nga siyang pinapakitang ebidensya. Dito hindi ako pabor dito kay ano ha. Ang pinupunto ko dito na dakilang fake news itong si Maring Janet. Yun lang, wala na akong iba, wala na akong ibang tawag diyan, wala na akong iba ditong interest dito sa video na to na yan katulad niyan kay Risa ko, NPA man siya, bahala sa buhay niya. No. Pero ngayon, sino papaniwala? Alam mo to si Maring Janet, lagi niyang kinokontra si Ed Lingaw. Lagi niyang kinokontra yan eh. Kasi nga, dahil nga dito sa video na to na binanatan niya. Ngayon eto, sino mapaniwala natin? Yung isang vlogger na dakilang fake news? O si Ed Lingaw na isang newscaster? San ba? Sino ba? Eto, may lisensya to. Ikaw, may lisensya ka ba? Misa ka nalang umupo dyan sa upuan mo. Nung ano na pinagdadakdak mo dyan. Tapos tatawa-tawa ka pa. Lahat na lang eh. Tapos alam mo yung si parang yung ginagaya niya yung tawa ko nasisigaw. Sa kanya, pilit na pilit ba? Wala na, dito pa lang, panalo na tayo. Ito na, dakilang fake news ka pala. Nabalita ka pa. Nabalita ka pa. So yun na mga ka-BIA, mga ka-DDS. Alam nyo, mas maganda ng bago nyo muna paniwalaan ng isang video, dapat alamin nyo po muna kung totoo po ba o hindi. Kasi mahirap na, baka mabudol na naman kayo. Katulad niyan, dati nabudol niya kayo. Ngayon bumaliktad na. Di ba? Tsaka ito pa, yung reactionan niya tong video na to ni Ed Lingaw, nasabi niya doon, kinontent niya tayo, iko-content din natin sila. Ay hanggang ngayon, nag-aantay ako ng rebat mo sa mga sinabi ko sa'yo at wala kang maibigay. Di ba? Takot ka din? Alam ko naman na may utak talaga si Maring Janet, pero ngayon hindi ko na makita. Ewan ko, hindi natin alam kung sana napunta. So mga ka-DDS, mga kabiyaya, anong may kukomment nyo dito sa mga napanood nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa pang-araw-araw. Minsan nag-upload tayo 5 or ang mahigit pa na video sa isang araw. At please don't skip ads para sa kinabuhi. At ayun, please subscribe my second YouTube channel na Jay Guevara Official and Chris MTV. Siyempre si Sir Ayi na siyang gumagawa ng aking end screen at intro. Napakalupit na intro niya. Subscribe nyo. Nandiyan sa description yung kanyang link ha. Hanapin nyo na lang dyan. At ang aking Facebook page si Jay Guevara 18. Pakipalo po. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat ulit sa walang humpay na suportan nyo sa ating mahal na mga Duterte. Especially to BP Sara and Tatay Duterte. Tatay Digong. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye.